ipinagbigay alam na ng palasyo sa mga personalidad na nakasalamuha ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ito ay nagpositibo sa COVID-19. Base sa antigen test, ito ang inanunsyo ngayong araw ni Pressecretary Trixie Cruz Angeles sa press briefing dito sa Malacañang. The President has tested positive in an antigen test for COVID-19. He has a slight fever but he is otherwise okay. Those who have been in close contact with him are currently being informed by the presidential management staff to observe their symptoms as per the protocol. Hindi na rin makakadalo ang Pangulo sa 246th anniversary ng US Independence sa US Embassy. Ngunit makaka-attend naman ito virtually at magbibigay ng mensahe sa League of Governors and Mayors Meeting ayon kay Department of Health Undersecretary Rosario Berhere. Sasailalim sa health protocol ang Pangulo at kailangang mag-isolate ng 7 araw. Mahigpit anya nilang babantayan ang kalagayan ng Pangulo. Kumpirmadong pumanaw na sa edad na 67 si dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe matapos itong isugod sa Nara Medical University Hospital nang ito'y barilin bandang alas 11:30 ng umaga habang siya ay nagde-deliver ng speech para sa election campaign bago ang pamamaril. Nangangampanya para sa kanyang partido ang Liberal Democratic Party si Abe bago ang nakatakdang legislative election sa Linggo 2020 naman nang magbitiw sa pwesto si Abe dahil sa seryosong medical condition. Isa sa magiging prioridad ni Senator Cayetano ang 10K ayuda bawat pamilya sa kanyang pagbabalik o pagpasok sa Senado. Sa mga nagbabash doon sa 10,000 ayuda program, kung kaya ko lang silang bigyan ng tigsasang 10,000, binigay ko na sa kanila. Para naman kay Senator Ronald De La Rosa, maganda naman ang intensyon ng panukala ni Cayetano pero kailangan muna anyang marinig ang economic managers ng administrasyon kung kakayanin ito at kung may mapagkukunan ng pondo. Pero kung si De La Rosa ang tatanungin, dapat ay kasama ang middle class sa mga binibigyan ng ayuda dahil lahat naman daw ay apektado ng nagtataas ang presyo ng mga bilihin at produktong petrolyo. Pag sinabi nung economic managers ng gobyerno na hindi kaya, din doon ako kakampi sa kanila dahil talagang anong gawin natin kung hindi kaya, di ba? Mm-hmm. So maging practical tayo pagdating dyan. Pero kung tanungin natin yung rational behind that panukalang batas ni Senator Cayetano, napakaganda po yan. Naging tampulan nga sa mga comment section sa social media ang 10,000 pisong ayuda kada pamilya ni dating Tagigpateros Representative Alan Peter Cayetano. Mapaanong post mayroon at mayroon kang makikita na naniningil kung nasaan na raw ang 10,000 piso. Ang iba nga nauumay na raw at nananawagan na sa Facebook na iban na ang mga nagko-komento patungkol sa ayuda dahil napapaginipan na raw nila. Ayon kay Cayetano, panukala pa lamang ito at dadaan pa sa proseso sa Kongreso at kung pipirmahan ng Pangulo para maging ganap na batas. Sana po makatanggap po kami kasi siyempre katulad po sa amin mahirap. Siyempre inaasahan po namin yung malaking bagay po talaga. Tsaka naantay nga po namin. Tagal namin inaantay ito, ma'am. Pinakakantay namin lahat. Hopeful na naman makukuha namin yan kasi karapatan namin yan. Kailangan namin yan. Nako! Ang fact-checker ng Pilipinas? Anyari? Maria Ressa, CEO of the online news organization Rappler and its former writer Reynaldo Santos Jr.'s appeal for their cyber libel convictions rendered by the Manila RTC in June 2020 has been denied by the Court of Appeals. The decision sentences Risa and Santos to up to 6 years in prison. Yan, di ba? Kayo ba naman gumawa-gawa kayo ng news na hindi totoo? Manira-sira kayo ng mga taong... Diba, hindi naman kayo inaano, gumagawa kayo ng mga storya, diba, para talagang ma-corner ang isang tao. Ede, ngayon, kamusta kayo? Tapos, sasabihin nyo na naman
ano, pagpatay sa malayong pamamahayag. Nako, tigilan nyo kami. Ipagtatanggol nyo pa ang Rappler, eh, Diyos ko. Alam ng buong Pilipinas na, di ba, na isa yan sa basurang news outlet. Yan, pag hindi pa kayo tumino, di ba, marami pa mga reporters dyan na, di ba, kung makaasta, akala mo kung sino. Hindi porket journalist kayo, ay nasa kamay nyo na. Diba, ang ustisya, nasa kamay nyo na ang lahat. Hindi kayo ang batas at hindi kayo ang masusunod. Magbalita kayo ng maayos. Hindi yung, diba, lahat na lang na balita nyo is puro patutsada, puro, diba, puro tira sa isang politiko or sa isang leader ng bansa. Wag kayong ganun. Nako! Best friend pa naman ni Madam ang Rappler. The Office of the Vice President has started to provide social services programs including medical and burial assistance through its satellite offices. The medical and burial assistance offered in the satellite offices can be availed through identified partner hospitals or direct walk-in applications. Grabe, no? Grabe ka talaga, Vice President Inday. Grabe, no? Yan talaga yung totoong, di ba, public service. Di ba, yan talaga yung totoong may malasakit sa mga Pilipino. Di ba, hindi lang yung sa bagyo, hindi lang yung sa sakuna, pero yung mga, isa din sa mga major problems ng mga Pinoy ay isa sa mga tutugunan ng Office of the Vice President. Talagang amazing. Grabe ka talaga, Inday, no? So, hindi talaga ako nagkamali, no? Actually, nung naging mayor pa yan ng Davao City, ganyan naman talaga yan, eh. Siguro talaga, isa sa reason bakit niya grinab yung Vice President is magkakaroon siya ng mas malaking oportunidad para mas makatulong sa mas maraming tao. Imaginin mo, ha, Secretary of Education na siya, pero hindi lang siya doon naka-focus. Instead, 'di ba? Hindi lang sa edukasyon, pero makikita mo na sa ibang aspeto, no, ng buhay ng Pilipino ay makakatulong din siya. Galing. Ganyan mag-maximize, 'di ba, ng Office of the Vice President. Yan yung tinatawag ni Madam na creativity. Good job, Vice President Inday Sara. We are so proud of you. Andito lang po kami na nakasuporto sa inyo. At maraming salamat sa pagmamahal sa Pilipinas. Ingat po and God bless.